Banana flan na palaban? Subukan natin yan gamit ang saging na saba. Hello guys! So for today's video ay gagawa tayo ng isang dessert gamit ang saging na saba. Ito lang ang ating mga kailangan. Syempre yung ating saging na saba. 10 pieces yung nagamit ko dyan, 10 peraso. Pero if ever na gusto niyo yung dagdagan para mas madami kayong magawa, pwedeng-pwede naman. Ayan, at binilta na natin lahat yung ating saging na saba. And then, i-divide natin yan sa tiglima, guys. Ayan, naglagay ako ng 5 pieces dun sa isang lalagyan. And iset aside lang muna natin yung 5 pieces. And gawin natin yung ganyang cut dun sa 5 peraso na saba. Mas okay kung papaliitan nyo yung cut para mas madali nyo siyang i-mash. Ayan. And then okay na yan kapag yung consistency niya is parang puree. And then kunin natin yung natitira na 5 peraso pa na saging na saba. And ikat lang natin ng paganyan. And after nyan, sa isang kawali, maglagay tayo ng 4 cups ng tubig, 2 cups evaporated milk, and 1/2 cup ng condensed milk. Pwede nyo pa siya lagyan ng sukal if nakukulangan pa kayo sa tamis, pero for me, okay na yon. Kasi matamis na yung saging. And ilagay na natin yung ating na-mash na saging na saba kanina. At ilagay na din natin yung ating isang sachet ng gulaman powder. Unflavored to guys. Color white yung ginamit ko. Pero if ever na gusto ninyo na merong kulay gora lang. Ayan, haluhaluin natin siya. Lulutuin natin siya in a medium heat, guys, para hindi siya masunog. Ayan, haluhalo lang natin hanggang sa kumulo at mag-thick yung consistency niya. And then, i-transfer natin siya sa lagayan. Hahayaan lang natin yang tumigas. And then, lulutuin na natin yung pinakang toppings niya. Ayan. Hayaan lang natin siyang tumigas. And then, sa isang kawali ulit, maglagay tayo ng 1 1/2 cup ng tubig. At ilagay na natin yung ating na-slice na saging kanina. Ayan. Hayaan lang natin siyang kumulo at maluto yung saging na saba. Then, mag-add tayo ng 1 cup and 1/2 cup na sugar. Haluin lang natin siya hanggang magkaramelize yung sugar and mag-thick yung consistency. Nilagyan ko rin yan ng vanilla para pampabango. Ayan. Haluin lang natin. And kapag ganyan na yung kanyang kulay, pwede na natin siyang ilagay dun sa ibabaw ng ating gulaman. Set lang natin siya para maayos naman tingnan. Ang sarap nito, guys. Ayan. Make sure, guys, na tumigas yung gulaman before nyo ilagay yung pinakang toppings, ha? Ayan. So, I hope nagustuhan nyo itong ating recipe for today. Kaya, subukan nyo na rin.